bagong taon, usaping bagong pera. Ayan, kaya tayo naka-pol ka dat. Oh, di ba? 20-20. Para mas marami na lang. Pol ka dat kesa sa'yo. Alam ko, full ano ka eh. Talagang ano, naka-jumpsuit ka. Kaya from top to bottom. Correct. Eh ako, ano lang eh, top lang eh. Okay, eto ngayon ang tanong. Kasi bagong taon, di ba? So, Ali, Miss Patpi, paano ba namin mamamanage ang aming salapi? Ibigay nyo sa amin. Nang mas mahusay. Kasi syempre, we have to do things better in the new year. Correct. Diba? Meron ba tayong ginagawang mali? Kaya hindi natin napapalago yung pera natin. Meron ba tayong ginagawang tama? Diba? So meron ba tayong hashtag ipon goals? Ipon, ipon pag may time. Na kailangan natin maisak katuparan. Paano ka makakapag-ipon? Eh hindi, you can barely make ends meet. Swak na swak po ang ating usapan ngayong umaga dahil yung ating inibitahan ay talaga naman eksperto pagdating sa salapi. Na? Paano po natin pagkakasyahin yung ating budget? Tanungin natin siya. At tapos meron ka pang natitira para makapag-enjoy ka naman. Ano? Hirap naman ang ipon ka ng ipon, pero correct. Ano ka naman, miserable dahil wala kang, ano, di ba, wala kang entertainment. Hindi ka marunong mag-enjoy, mag-unwind. Yes. Di ba? Parang work-life balance yan. At the same time, meron ka pa rin savings. Correct. Yung paano yung meron pa akong naitatabi na for emergencies, hindi ba? For my retirement. At para talakayin yan, kasama na po natin si Ginoong Armand Benco, prime mover of the financial literacy movement in the Philippines at executive director po ng Colaico Foundation for Education Incorporated, entrepreneurship advocate at Go Negosyo mentor. Good morning, Sir Armand! Welcome to ASPN! Good morning, Sir Armand! Nice to see you after all these years. Nagbabalik si Sir Armand. Magandang araw sa inyo lahat at sa lahat ng ating tagapanood at nakikinig man o sumusubaybay sa TV o sa social media. I don't know what it is going to be like this year in 2024, pero towards the end of 2023, ang ganda ng economic indicators natin sa bansa, di ba? Maraming gumanda na mga figures para sa atin, pero ang tanong ng marami, hindi natin alam kung nag-trickle down yon down to the sinasitawag nga nila laylayan ng ating lipunan. So, itong bagong taon, ano yung mga economic prospects kaya for the country? Ang iyong fearless forecast para malaman natin kung more or less generally speaking magiging mabuti ba o maganda o mapapasama ba yung ano, yung quality of life ng ating mga kababayan, Arman. Well, napakita nung 2023 na nanggaling sa 2-3 taon ng pandemya at yung epekto nito, nakita talaga yung tibay ng bawat Pilipino, bawat negosyo, o bawat bansa tulad ng Pilipinas. Sa atin, maaaring hindi natin nakamit yung inaasahan o ninanais natin na malaking pag-unlad, pag-inhawa. Pero hindi rin naman masyadong masama o pangit ang ating ang nangyari sa ating bansa, sa mga negosyo, at sa individual at sa kanyang pamilya. It all boils down kung paano gagalaw ang isang padre de pamilya, isang individual para sa kanyang pamilya, at labas doon sa mga negatibo na nangyayari sa ating paligid. Di ba nandyan pa rin yung Ukraine-Russia war? Yes. Na natili pa rin yung nangyari sa Israel and Palestine conflict. Mm-hmm. Yung dekada-dekada na pagporma o sana hindi umabot sa malalim, malawak na sigalot dyan sa West Philippine Sea, yung issue sa China. Nandyan pa rin lahat sila. Hindi naman nabago. Kung meron mang nabago, hindi naman napakalaki na negatibong epekto sa atin. Mm-hmm. For example, yung sinasabi lagi, punta na tayo doon sa pinakadetalye at epekto sa atin. Naku, ang taas ng presyo ng mga bilihin. Yes. Pero kung titingnan po talaga natin, susuriin talaga natin, kumpara sa ibang bansa, yes, tumaas ang presyo ng bilihin sa atin. Isa sa pinakamataas sa kasaysayan ng Pilipinas sa nakaraang 10